Ang pagkakaroon ng limpak-limpak na pera ay ilan lamang sa nais na makamtan ng isang normal na Pilipino. Sa katunayan nga niyan ay, ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagsusumikap mag-aral at magtrabaho ang bawat Pilipino. Dahil umaasa ang bawat isa na balang araw ay makakamtan din nila ito. Sa tuwing pinag-uusapan natin ang kayamanan, hindi natin maitatanggi ang mga report patungkol sa ating presidente na si Bongbong Marcos na siya raw ay nagmamay-ari ng tone-toneladang gold bars at napakalawak na mga lupain sa ating bansa. Kaya naman sa videong ito, ating pag-uusapan ang mga ari-arian at mga negosyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ayon sa SALEN. Ano-ano kaya ang mga negosyo ang meron siya at ilang milyon kaya ang halaga ng kanyang mga assets? At totoo nga ba ang sinasabi ng karamihan na galing ito sa nakaw? Matatandaan natin na noong nakaraang taon, si Vice Presidential Aspirant Lito Atienza ay nagngingit-ngit patungkol kay Bongbong Marcos at tinanong nito kung ano raw ang trabaho ni Bongbong Marcos at kung saan daw niya kinuha ang pera na kanyang ginagamit sa pangangampanya noon. Ating alamin sa SALEN ay pinasa ni Bongbong Marcos noong taong 2013. Ang impormasyong ito ay galing sa Philippine Star na may headline na Bongbong Marcos declares 437 million pesos net worth. Ito naman ay isinulat ni Cristina Mendez ng The Philippine Star. Sa pitong senador na naghain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN noong nakaraang taon, si Bongbong Marcos ang pinakamayaman na may net worth na 437 million pesos. Ito ay tumaas ng 72.8 million pesos ang net worth ni Bongbong Marcos kumpara sa kanyang net worth noong taong 2011. Sinabi niya naman na ang pagtaas ay talagang lumabas sa mga bagong alituntunin na itinakda ng Civil Service Commission o CSC. Kabilang ang pangangailangang ideklara ang acquisition cost ng ibang ari-arian bilang resulta ng mga aral na natutunan noong impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona. Ipinaliwanag ni President Bongbong Marcos na sa kanyang SALEN ay kailangan niyang gumawa ng mga pagsasaayos sa mga tunay na investments kahit pa mga ari-arian ay nananatiling under construction o mga titulong wala pa sa kanya. Kasama sa mga assets ng Pangulong Bongbong Marcos na real properties ay umaabot sa mahigit 303.5 million pesos, 10 million pesos naman na cash on hand at cash na nasa bangko. Siyam na sasakyan na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Kabilang din dito ang mga alahas na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Mga paintings na nagkakahalaga ng 16.7 million pesos. Shares of stock na nasa 20 million pesos. At investment sa condominium unit at wakwak sa Mandaluyong at iba pang unit sa Ayala, Makati na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 85.6 million pesos. Kumuha rin ng Pangulong Bongbong Marcos ng isang kagalang-galang na appraisal firm para sa kanyang SALEN. Pina-itemized at pina-appraise niya naman ang kanyang mga koleksyon ng paintings habang ang kanyang mga ari-arian naman ay nakabatay sa tax declaration para sa real property. Ipinaliwanag ng presidente na ang kanyang kabuuang net worth ay batay sa appraisal report ng Cuervo Appraisers. Ang Cuervo Appraisers ay isang firm na kanyang kinuha upang suriin ang kanyang mga ari-arian sa mga nakarang taon. Ang mga ari-arian ni President Bongbong Marcos ay tumaas ng malaki sa paglipas ng mga taon dahil ang kanyang net worth noong taong 2001 ay nasa 126.45 million pesos pa lamang. Ito naman ay umabot sa 180 million pesos noong taong 2008 at 315.5 million pesos naman pagsapit ng taong 2009. Bumaba naman ito ng kaunti sa taong 2010 na nasa 311.5 million pesos at tumaas naman sa taong 2011 na umabot sa 364.4 million pesos. Samantala, ayon naman sa report ng Rappler noong February 25, 2021, nakasaad dito na nabawi ng pamilyang Marcos ang kanilang pagmamay-ari na 25 hectares na property sa Cabuyao, Laguna matapos ang desisyon ng Sandigan Bayan na dapat ibalik sa mga Marcos ang kinikwestiyong ari-arian. Ang ari-arian ay isinilid ng gobyerno bilang bahagi umano ng ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ang tatlong anak ng dating Pangulong Marcos ay nangatuwiran na ang Cabuyao property ay hindi bahagi ng listahan ng mga ari-arian na hinahangad ng gobyerno na mabawi mula sa pamilyang Marcos. Ang property na ito ay binili umano noong taong 1978 sa halagang 100,849.20 pesos lamang.
Noong January 2010, ang anti-graft court sa isang nagresolusyon ay nagpasya na in favor sa mga Marcos. Batay sa Cuevo Appraisers ng Kabuyao Property ay mayroong fair market value na 622.5 million pesos na mula sa ari-ariang ito lamang. Tumayo si President Marcos upang makuha ang 207.5 million pesos bilang pagkakaroon ng one-third na bahagi sa property na ito. Opisyal ding idineklara ni President Bongbong Marcos ang 10 real properties, 7 rito ay residential and nature. Ang kanyang personal na ari-arian ay binubuo ng shares of stocks na nagkakahalaga ng 23.6 million pesos, ang collection ng paintings na nagkakahalaga ng 17.6 million pesos, mga alahas na nagkakahalaga ng 15 million pesos at isang fleet ng mga magagarang sasakyan. Ang kanyang pera sa mga bangko at cash on hand ay umaabot sa 8 million pesos. Sa kanyang mga nakaraang salen, si President Bongbong Marcos ay nagdeklara ng interest sa tatlong kumpanya nila ng kanyang asawa na si Luis. Ito ay ang Augustus Management Incorporation, Beldiver Manpower Incorporation at NIV Property Holdings Incorporation. Ang lahat ng tatlong kumpanyang ito ay tinayo noong 2002. At ang pang-apat ay ang law firm na Most o Marcos o Choa Serapio Tan na kung saan ang kanyang asawa ay isang founding partner na idinagdag noong 2010. Kaya naman, hanggat ang mga tao ay merong maiisip na mali kay President Bongbong Marcos, ay talaga namang isusumbat nila ito sa kanya. Kahit ang mismong pag-file ni President Bongbong Marcos ng tamang salen ay napasama pa. May mga negosyo rin ang pamilyang Marcos at mga properties na pagmamay-ari rin nila. Ayon sa mga nabanggit, hindi naman nalingid sa atin ang karangyaan o yaman ng mga Marcos, kaya hindi na nakapagtataka na meron silang limpak-limpak na pera. Ang talagang nakapagtataka ay iyong mga public officials na hindi nagdedeklara ng tamang salen. Si President Bongbong Marcos kasi ay natuto na mula sa kaso ng dating Chief Justice na si Renato Corona. Kaya naman nagdeklara na siya ng tamang salen para sumunod sa itinakda ng batas. Nagtataka naman ang mga nakalaban ni President Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon kung saan daw niya nakukuha ang mga pera na nakasaad sa kanyang salen. At noong inexplain niya ang patungkol dito ay hindi naman ito pinaniwalaan ng kanyang mga kalaban pati na rin ang mga taga-suporta nito. Sa kabila ng lahat ng mga isyong nakasabit sa pamilyang Marcos ay naniniwala sila ng lahat ng kanilang pagmamay-ari ay pawang resulta lamang ng kanilang pagsusumikap at naniniwala ang kasalukuyang presidente na hindi magagawa ng kanyang pamilya ang mga akusasyon na ibinibintang sa kanila. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang patungkol sa kanilang yaman at ang kanyang sariling ari-arian. Parati ring sinasabi ni President Bongbong Marcos na ang para sa Pilipino ay para lamang sa Pilipino. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Namangha ka ba sa iyong nalaman patungkol sa kung gaano kayaman ang ating Pangulo? At kung meron ka pa bang ibang nalaman patungkol sa isyong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.